Mga kababayan, mga kapatid sa Panginoon, sa Kingdom Nation, sa buong Sanlibutan, at sa lahat ng aking mga kababayan dito sa ating bansang Pilipinas at mga OFWs na sa Bayong Dagat, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay mayroong mensaheng ipaabot ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa at nangyayari po sa akin, sa KOJC, at sa lahat ng mga pangyayaring itong hindi natin inaasahan na ito'y mangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi ko po inaasahan na aabot sa ganito ang mga pangyayaring ito, na aabot ako sa ganitong klaseng panahon na ang mismong umuusig sa akin ay ang aking sariling bansang Pilipinas. Mga kaibigan at mga kababayan, ito po ang aking kinakaharap ngayon. Paliwanag ko po sa inyo, ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito, na napakasimple lamang po ng kasong ito, simple case lang po ito, na apat ng taon lang nakabinbin dyan sa DOJ, pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila, pagkatapos ito ang ginagawa ngayon na sangkalan upang ako ay kanilang habulin. Mga kaibigan at mga kababayan, umiiwas po ako sa pangyayaring ito dahil hindi po katulad ang kasong ito ng kanila ni Congressman Tevez at ni General Bantag. Hindi po. Si General Bantag at si Tevez ang kumakalaban po sa kanila ngayon na tumahabol ay ang gobyerno lamang ng Pilipinas. Ang sa akin po ay complex, complicated, sapagkat meron po akong ginawang kaso sa Amerika. Ang gumawa ng mga kasong ito ay yung pong mga magnanakaw dito sa bansang kaharian na nung sila'y nahuli, lumayas at nag-iwan ng kaso kasi mga abogado po yung dalawa dun. Pagkatapos iniwan nilang kasong ito na ginamit nila itong alias Amanda para ako po ay magkaroon ng kaso dito, at dinamay pa yung lima kong kasamahan na puro inosente. Pagkatapos po pupunta sila ng bansang Amerika, ay gumawa na naman po ng kaso doon. Pagkatapos pinaniwalaan naman sila ng bansang puti, sapagkat meron din siguro silang interes sa akin at sa paglago ng bansang Karian sa Amerika, kaya nagkasundot, nagkasabuat sila, kaya nagkaroon po kami ng kaso sa Amerika. Hindi po namin gawa yun, gawa po nila yun. Pagkatapos nito, hinarap po namin ang kasong yun sa Amerika, 43 counts, kumuha kami ng 22 abogado doon at inarap ang kasong yun na meron na pong sagot ang lahat ng kanilang mga inakusa sa amin. Naghihintay na lang kami ng panahon kung kailan yun ang trial mangyayari. At tagtatatlong taon na nilang pinopostpone. At least ngayon po November 5 matutuloy na. Kaya sila po ay wala ng ingay doon sa Amerika, sapagkat ito ay naharap na po ng aking mga abogado. Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa bansang Pilipinas mulang nanalo si Bongbong Marcos at naging presidente siya. Nang pumunta siya ng bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin, kasi nung bumalik siya rito, kaibigan na niya ang bansang puting Amerika, kaibigan na po niya ang bansang ito, at inopen na niya ang Pilipinas, kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito. Nandiyan na yung EDCA, at hindi lamang po yun na naging open, pati po ako, ang kaso ko ay naging complicated dahil isinama na po sa sitwasyon na ang mga puting yan ay naririto, at ako po ay hiningi na nila sa kamay ng rehimeng Marcos. Kaya nung December 21 o 22, nagkasundo na po yung dalawang yan, ang rehimeng Marcos, si Marcos mismo, at ang
at ang FBI at CIA, nagkasundo na po na ako'y ibigay sa kanilang kamay. Ibigay ni Marcos ako sa kamay ng mga puti. At mula noon, under surveillance na po ako dito sa aking sariling bansa. Diyan sa aking mga compound, meron ng mga drones, araw-araw at gabi, gawa po ng mga puti yun. O, pagkatapos po, naghanda kami kasi ayaw po nila ang tinatawag na extradition. Kasi may extradition treaty tayo, yun ang legal na paraan para ako ay humarap sa kaso doon sa Amerika using my constitutional rights. Ayaw nilang dumaan doon sa prosesong yun na legal sapagkat magiging matagal daw. Ngayon, mga kaibigan at mga kababayan, bakit po ako ay under surveillance ng mga puti? Kasi ang gusto po nila ay rendition, yung extraordinary rendition, maaring kidnapping at maari pong assassination. At mayroon pa po akong patong na 2 milyong dolyares sa ulo ko. Ibig sabihin, 110 milyon pesos ang reward o ang award noong pwedeng humuli sa akin o kaya pwedeng gamitin para ako ay mapasakamay nila ng mga puting ito. Kaya naging complicated po ang kasong yan sapagkat nung nalaman naming extraordinary rendition ang kanilang gagawin na lulusubin kami na illegal sa aming mga compound, nakita po ninyo naghanda na kami. Araw at gabi ay meron po kaming paghahandang ginagawa na anumang oras na kami lusubin illegally, kami po ay tatayo sa aming mga paa, tatayo at ipagtatanggol namin ang aming sarili at ang aming mga propriedad na gusto nilang lusubin at gusto nilang by force papasok po sila upang gumawa ng extraordinary rendition. Yan po ay pinatotohanan noong February nung dumating yung apat kong abogado dito at sinabing ganun nga ang kasunduan nitong rehiming Marcos at ng mga puting ito na FBI o kaya CIA. Kaya po kami naghanda sa compound namin sa Tamayong, compound sa Dabao, compound kahit saan. May mga drones po. Drones yon ng mga puti na nagsusurveillance sa amin. Nung nakita nilang kami handang-handa para harapin sila sa mga illegal na gagawin nila araw man o gabi, ang ginawa po mga kaibigan, pumasok itong playbook nila na noong pang November ay sinabi na ni Maharlika at ng ating VP na tatrabahuin nila ako. Tatrabahuin nila ang kingdom at tatrabahuin nila ang SMNI, kukuhanin ng prangkisa. At yung mga workers ko, active man o hindi, bibilhin po nila at gagawa sila ng mga kaso laban sa akin na puro kasinungalingan. Diyan na po pumasok ang Kongreso at ang Senado. Kongreso po, walang dahilan. Pinatatawag, pagkatapos, ang kanilang playbook, ginawa na, na kuhaan, kukunin o kaya iligwak ang prangkisa ng SMNI. Lahat po ng pangyayari doon, puro rumorun lang po yun. Pagkatapos ako, pilit nila akong pinaatin kahit nakita nila sa mga dokumento na hindi po ako kasali na sa mga opisyal ng SMNI. Pero pinipilit pa rin nilang ako ay pumunta doon. Bakit? Yun po ay patibong sapagkat pag anytime pumunta ka doon, siguradong ang end game ay pupunta ka sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. Eh sa sarili ko ang lugar, gusto nila akong pasukin. Lalo na kung pupunta na ako doon. Iko-contempt ka, pagkatapos dadalhin ka doon sa kanilang prisuhan, pagkatapos naghihintay na roon ng mga puti para ibigay ka sa kanilang kamay. Ganon din po dyan sa Senado. Bakit gumawa ng senaryo yan si Risa Hontiveros? Nagbayad sila ng mga bayarang mga former worker ng mga sinungaling na mga witnesses. Nakita na po yan at nadamay sa kasinungalingan si BP Sara at ang ating Pangulong Duterte.
na puro kasinungalingan ang pinagsasabi nila. At pinipilit ako ni Reza Contiveros na umaten sa Moromoro at bogus ng mga hearing na yon. Oh, bakit po isa ring patibong yon, mga kaibigan at mga kababayan? Pagka ako'y umatin doon, siguradong ang endgame po ay babagsak ako sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. Nung hindi po nila magawa yon, kahit may mga warrant of arrest na sila, sapagkat hindi ako umaten sa kanilang mga hearing, kasi pinoprotektahan ko yung sarili ko, kasi alam ko ng lahat ng ito ay patibong lamang upang ang endgame ay magawa nga nila na ako ay ilagay sa kamay ng mga puti. Sapagkat ang ating pong gobyerno at ang gobyerno ng mga puting ito ay nagkasabwatan na nga, hawak na nga sa liig ang ating gobyerno rito, kaya itong mga operatibang ito ay ginagamit na lamang, whether they know it or not, kapagat ginagamit na nilang batas laban sa akin upang ako ay kanilang mahuli, upang ako ay kanilang madampot at ibigay na sa kamay ng mga puti. Yun po ang endgame dyan. Extraordinary rendition pa rin yan. Yung sinasabi nilang wala akong hold departure order, pagkatapos sasabihin nilang maging madugo kung sila ipapasok dito sa aking compound, yun po ay mga patibong din. Ang ibig nilang sabihin, umalis ka dyan kasi magiging madugo, lalo pa kung hindi aalis, kasi ako'y tatayo sa mga illegal na activities na gagawin nila ng paglusob. Sabi nila, wala na ka namang hold departure order. Ang ibig sabihin, pwede kang lumabas ng bansa. Patibong din po yun. Sapagkat sa immigration pa, doon ka na huhulihin at ilalagay ka sa kamay pa rin ng mga puti. Yan po ang endgame dyan. Endgame dyan. Nangingialam po ang bansang ito. Ang bansang puti ang nangingialam sapagkat naging kasabuat na ng ating pamahalaan ngayon dito sa ating bansa. Kaya ang nasa likod po ng lahat ng ito ay ang mga puti. Ang mga drones na yan, surveillance na yan, CIA po yan, mga FBI po lahat yan. Ayaw nilang dumaan sa prosesong tama. Gusto nila extraordinary rendition. Bakit po? Sapagkat yan ay maaring kidnapping, maaring assassination, sapagkat pagka ako'y napunta sa kanilang kamay, sabi pa ng isang kaibigan ko sa Amerika dito, huwag mong asahan na ikaw ay babalik pa. Mababalitaan na lang namin na ikaw ay namatay sa pamamagitan ng natural causes na tulad ng heart attack. Ganyan ang mangyayari sa iyo. Playbook po yan. Playbook po yan. Iyan po ay playbook ng CIA at ng FBI na nasa likod ng lahat ng ito. Puti po ang nasa likod ng lahat ng itong nangyayari sa akin ngayon. Kaya naging complicated kasi naging kaibigan nila at naging kasabwat ang rehimeng Marcos, ang administrasyong Marcos, at sila mismo, si Marcos mismo, ang pinagkanulo ako at ibinigay sa kamay ng mga puti na gagawin na nila ang gusto nilang gawin sa akin sapagkat ayaw nila yung kaso doon sa Amerika na mapapahiya siguro sila. Ganito po ang mga senaryo ngayon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Nung hindi po nangyayari ang lahat ng ito, hindi ako kumagat sa kanilang mga patibong. Anong ginawa nila? Binuhay nila ang kasong sobra 3 taon nang nandyan sa DOJ na mismo si Secretary Remulla noong nanalo na si Bongbong Marcos at hindi pa pupunta ng Amerika, sinabi niya, very dismissible itong kaso na ito. Dismiss na ba natin, Pasto? Sabi niya, wag muna kasi para merong katuwiran ka na para sa extradition na meron kapangkaso dito. Dismissable po yan. Kaya binangon yan. Ngayon, ginawa pang complicated. Hinati po. Isang kaso lang po yan. Hinati. Ang kalahati dito sa Davao, ang kalahati dyan sa Pasig. Ito'y panggigipit at pagpapahirap. Tingnan po ninyo, noong implement nila yung warrant of arrest, dito po, sa kasong itong binuhay nila, dismiss na po yan. Mag-apat na taon nang na-dismiss yan. Dapat nga wala ng prosecution, wala ng kaso yan. Dapat binasura na yan kasi failed to prosecute yan. Failure to prosecute.
kailangan ni basura na yan ayon sa batas, pero binuhay. Pagkatapos nag-announce na si SOJ Remulla na ito ang mangyayari. So ito dito de sa Davao available, ang dito naman sa Pasig, hindi natin alam kung ano, pero merong kalahati ng kasong ito nandyan sa Pasig ngayon. Ngayon, because we are law-abiding, nung lumawas ang warrant of arrest na ito, ito pong lima kong kasamahan na puro mga inosente, dinamay noong mga dissidents na lumabas dito, yung mga magnanakaw sa kaban ng bansang Karyan, patapos lumayas at pinapaniwala itong mga puting ito na gumawa rin ng kaso sa Amerika, ay ganito po ang nangyari. Oh, kayon, iniwan nila yan dito. Simpleng kaso lang po yan. Napakasimple. Kung wala po nangingialam ang bansang puti, harapin ko po lahat yan. Napakasimple po ng mga kasong yan. Napakasimple po niyan. Kaya lahat na ginagawa nila sa Kongreso, sa Senado, puro po yan patibong. O hindi ko alam kung ang $2 million, which is 110 million pesos, nasa kamay na ng mga atat na ito na maging award nila. Kaya atat na atat silang ako ay kanilang madampot, mahuli. Makikinig kayo ng PNP, MBI, CIDG. Baka hindi niyo alam ang mga bagay na ito na kayo ay sumusunod lamang. At hindi nyo alam ang mga bagay nito na sinasabi ko. Dapat malaman ninyo na itong kaso kong ito complicated, sapagkat dalawang bansa ang nagkasabwat, bansang puti at bansang Pilipino ang nagsabwatan para ko'y damputin, at ang endgame ay extraordinary rendition, which may be kidnapping and which may be assassination. At ako ay very inclined ako na assassination talaga ang mangyayari, sapagkat para bang iniisip nilang ako ay mayroong kinalaman sa politika dito at ako'y hadlang sa kanilang mga plano na political. Ay hindi ko po kasalanan maging kaibigan ko si Pangulong Duterte. Bata pa po kami, magkaibigan na kami. Prosecutor pa lang siya, magkaibigan na kami. Hanggang ngayon, hindi ko po kasalanan yun, hindi rin niya kasalanan yun. Bakit ninyo ginagawang kasalanan para sa amin yan? Hindi ko rin kasalanan naging politiko siya, at hindi ko rin kasalanan na ako ay naging isang ministro ng kingdom at lumago sa buong sanlibutan. Hindi ko rin kasalanan yon. Ngayon, ginagawa ninyong kasalanan sa amin yon, eh problema po ninyo yon. Ngayon, ako po ay hindi nagtatago sa kasong itong napakasimple. Malayo po yon. Kayang-kaya ko pong harapin yan. Eh, kaya ko nga harapin sa Amerika kung dadaan lang sila sa tamang proseso. Eh. O ito pang sa aking sariling bansa. Naging complicated po ito, sapagkat ang lahat ng ginagawa nilang ito, patibong po. Bakit ginawa nilang bailabuling dito sa Davao? Para ko'y lumitaw at pumunta doon. Tapos naghihintay yung Sergeant at Arms na may warrant of arrest. Dadalhin din ako sa Maynila pagdating doon. Eh, yun po ang endgame, extraordinary rendition pa rin. Babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti, gusto ko bang o hindi. Eh, dito nga sa aking compound, sinusurveillance ako kung paano nila akong pasukin, lalo na kung akong kusang loob pupunta doon na para kang manok na pumunta sa bitag na alam mong bibitagin ka. Kaya hindi po ako nagtatago ng dahil sa ako'y may kasalanan. O kaya ang aking mga kasamahan na kawawa naman, tingnan ninyong ginawa sa kanila, o pinasuot ng orange na para bang may mga kasalanan na sila, eh sapagkat yan ay proseso, eh nagpapasakop po kami, law-abiding po kami, for nation building po ang aking pakay. Ang aking po ministry mapayapa, o walang nangingialam po. Kami ay tumutulong sa ating bansa. Alam po ninyo lahat yan, hindi ko na dapat i-explain lahat sa inyo yan. Ngayon, bakit po ako ay hindi pupunta doon? Simple lamang po yan, bailable eh. O pagkatapos, simpleng kaso pa. Pero ang endgame, dadalhin ka rin sa Maynila. O dadalhin ka rin doon. Hindi ka nila mapapunta doon sa Senado. Ganito yung kanilang endgame.
doon pa rin ang bagsak ko, ang katapusan, extraordinary rendition pa rin. Babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti. Mga kaibigan, yan po ang iniiwasan kong mangyayari sa akin sapagkat I am preserving myself. Ito po ay wisdom ng Panginoong Diyos to preserve myself. Iniingatan po ako ng Ama na hindi ako pupunta sa patibong ng tao para mangyari ang kanilang gustong gawin sa akin na kanila akong bawian ng buhay sapagkat ako'y hadlang sa kanilang mga plano. Yan po ay pag-iingat ng banal na Diyos sa akin. Gusto ninyo akong lumitaw para harapin ang lahat ng ito? Ito po ang kondisyon ko. Bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Bigyan ako ng garantiya ng presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng Secretary of Department of Justice, Boying Remulla. Written po yan, ha? Written. Bigyan ako ng garantiya ng PNP head na si Marbil, General Marbil. Bigyan ako ng garantiya ng NBI head at CIDG. May garantiya na hindi mangingialam ang Amerikano at walang mangyayaring extraordinary rendition. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas, maging Pasig man o maging dito man. Pagkatapos, si Hontiveros dyan sa Senado, ihinto mo na ang iyong murumuro na hearing. Dumiretso ka na sa korte. Tulungan mo yung mga sinungaling na mga witnesses na yan na gumawa na sila ng affidavit sapagkat idagdag mo na yan sa kaso. Doon din ang bagsak natin, kaya doon ka na pumunta. Huwag ka nang magpa-arte-arte pa dyan sa Senado. Ang dami mong arte. Ako ang ginagamit mo. Ginagamit mo para ikaw ay pumunta sa mas higher position. Alam ko na ang galaw mo. Alam ko na yung style mo. Puro sinungaling ang kasama mo. Sa sino ka? Kung ikaw kumuha ka ng sinungaling na mga witnesses, ano ka? Di ba sinungaling ka rin? Kaya huwag ka na mag-inarte dyan. Pumunta ka na doon sa korte sapagkat hindi ka naman korte. Ngayon, kung gusto mo ako talagang pilitin pumunta riyan, gumawa rin kayo ng nararapat. Yung 17 conditions ko, harapin ninyo yon para pantay tayo dyan sa Senado mo. Malabo nang mangyari yun kasi moro-moro na lahat ang ginagawa ninyo. Extraordinary rendition pa rin ang bagsak natin. Bagsak pa rin yan, nasa kamay ako ng mga puti. Yun pa rin ang endgame. Hindi ko alam kung ang $2 million ay nasa kamay na ng mga taong itong atat na ako'y kanilang madampot, makuha, at sila ang makikinabang sa perang ito. Hindi ko alam. Pero yun ang endgame na alam kong mangyayari. Kaya umiiwas ako sa injustice na yan. Kung hindi po ninyo magbibigay sa akin in a written form ang mga kondisyones na ito mula sa Office of the President, mula sa Office of the SOJ, mula sa Office of the PNP and the NBI and the CIDG, hindi po niyo makikita ang pagmumukha ko. Kung ako i-manhunt ninyo tulad ng sinasabi ninyo na para bang ako'y talagang kriminal, hindi naman ako drug lord, hindi ako sumisinghot ng drugs, hindi ako drug lord, wala ko dyan. Itong kaso lahat na sinabi sa akin na puro accusation, akusasyon po lahat yan, gawa-gawa lahat yan, tapos ginawa na ninyong totoo. You tried me by publicity. Trial by publicity ang style ninyo kasi wala kayong laban sa korte. Hindi kayo patas makilaban. Ito namang bayar ang media, pagkakasinwalingan, pagkakasiraan, aba, nandun kayong lahat. Pero yung rally namin, kahit isa, wala kayong kinober. Pagka mabuti, wala kayong kinokober. Lahat ng binabalita niyo sa akin, puro masama. Kaysi, masasama din kayo, bayaran kayo ang tawag ko. Sorry ha, media, kasi may media rin kami, ang SMNI.
hindi nyo mabili yan eh. O ngayon, ginugurgur ninyo dahil hindi nyo mabili. O ngayon, maliban kung bigyan ninyo ako ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti, FBI, CIA o sino paman sa kanila, haharapin ko ang kasong yan. Simple-simple po mga kasong yan. Lalo na puro mga sinungaling ang kaharap namin. Dokumento po ang nasa aming mga kamay. Bakit hindi ko haharapin? Umiiwas po ako dahil ang playbook ninyo, alam ko, ang katapusan is extraordinary rendition. Mapasakamay ako ng mga puti, magiging claro em recto number 2 ako, mamamatay ako sa kanilang kamay, i-announce sa buong sanlibutan, heart attack ang ikinamatay ko. Pero patay na ako. Yan ang end game ng playbook na ito. At hindi ninyo yan pwedeng ipagkaila. Maliban kung ibigay ninyo sa akin ang garantiyang aking hinahanap, hindi po ninyo ako makikita. Sige, i-manhunt ninyo ako. Ako'y tatayo na hindi magpapasakop sa injustice. Ako'y hindi magpapasakop sa tyrannical rule. Ako'y hindi magpapasakop sa oppression and suppression of my rights. Pagka ako'y binaril ninyo, papatayin ninyo, mabuti pang ako ay mamatay sa kamay ng mga Pilipino, dito sa aking bansa, tutulo ang aking dugo, kaysa ako ay mamatay sa kamay ng mga puti na nasa ibayong dagat, nasa kanilang bansa o sa ibang bansa ako dadalhin. Hindi po ako papayag sa ganun. Kung imamanhunt ninyo ako, kayo mga CIDG, kayo mga NBI, kayo mga kapulisan, yan ang senaryong haharapin ninyo. Magiging martir akong tulad ni Rizal. Magiging martir akong tulad ni Bonifacio. Pero tatayo ako sa aking kinatatayuan. Kung kayo mga oppressor ko ngayon ay hindi na mga banyaga, ginagamit kayo ng mga banyaga, nagkasabwatan kayo para sa aking harapan, banyaga pa rin kayo. Tatayo ako laban sa inyong oppression, sa inyong suppression of my constitutional rights, at tatayo ako laban sa injustice ng gobyernong ito. Mabuti pa, uulitin ko, mamatay ako, tutulo ang dugo ko sa sarili kong bansa, na nakatayo ako sa sarili kong paa, na hindi ko ipinagbili ang honor ko at ang honor ng aking pagtayo bilang isang tunay na pastor, bilang isang tunay na mamamayan na hindi nagpapasakop sa panlilinlang, panggigipit, pangingikil at sa pagsisinungaling. Ako po ay lalaban sa mga kasinungalingan na ganyan. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ako mahuhuli ng buhay maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Sasabihin ko muli, simple mga kasong ito. Kahit sa Amerika, simpleng mga kaso kasi puro kasinungalingan. Haharapin namin lahat. Basta dito sa Pilipinas, huwag lang mangingialam ang bansang puti. Yung mga puting yan, huwag lang mangingialam sapagkat nagkasabuatan na ang rehimeng Marcos at ang mga puting yan na naririto na hawak na ang liig ng ating bansa. Yan po ang endgame nila. At ito rin ang endgame ko. Kung ang endgame nila, bawian ako ng buhay sa kanilang kamay, hindi ako papayag. Kung ang endgame nila ganun, hindi ako papayag. Ang endgame ko, mamamatay ako sa kamay ng mga Pilipino, okay sa akin yon. Basta nakatayo ako sa aking sariling prinsipyo, values, hindi ko pinagbili. Bansang kaharian. Tandaan po ninyo, ako'y mamamatay with honor. Tatayo ako para sa mga ginipit, kinunan ng katarungan, kinunan ng hustisya sa bansang ito. Dito tutulo ang aking dugo. Dito ako mamamatay. Bahala na, basta Pilipino ang papatay sa akin, okay sa akin yun. Yun lang man po. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Ama at naway manumbalik ang kapayapaan, ang katarungan, hustisya sa bansang ito.
Salamat po.